ito kasi ang ano ng Lake Cebu, meron kaming can. Ito yung culture, adventure, and nature. Kaya kumpleto. When you talk about ano, yung kultura, yung mismo ang mga guests, sila pumupunta sila sa amin. We have a lot of things to offer even in Lake Cebu alone. Ako si Oyog, yun ang tibole name ko. Nung nag-aral na kami, pangalan ko Maria Todi na. So, ako'y lumaki sa Lake Cebu, 100% at tibole, walang halong ibang dugo. We have a lot of traditional dances. It connects to the warrior, it connects to the environment, it connects to the love life ng isang tribo that we can also portray in dance and in music. It's our life. Kasi identity din namin yun eh. Pag mawala yung dances, na mawala ang music, wala na kayo makikita ang tibole. Ang inspiration lang naman because yung passion, if you don't have the passion deep inside you, hindi mo maipagpapatuloy yun. And also with the inspiration with other natives, with other indigenous peoples of the Philippines, wherein sila nagpapatuloy pa din. Kaya nga nagiging yung living pa yung buhay na buhay pang tradisyon. Yung habang buhay ka pa, meron ka nang ipamana sa mga susunod na henerasyon. Kaya ang tourism, for me, malaking tulong. Ang daming trainings, yung mga buildings, yung road. I want to see my children and my grandchildren. And nandun pa rin, nakadeprotect to the ground as a tibole. In spite of the tourism development, in spite of the modernization, kailangan nakadeprotect to the ground sila. Yung malalim ang roots nila as a tibole.